Uy, ganda! Ang ganda! Nice! Ang cute! Bida ang mga artwork na to sa ginanap na Manilart 23 where a total of 32 exhibitors and over 100 different artists feature their works. Sa sobrang dami, pati ako nalito, hindi ko na alam anong uunahin. This 3x6 meter LED wall is an art in itself. The digital installation art explores the profound implications of artificial intelligence or AI. Wow, lalim! Gawa to sa mga sinulid at pako. Ayon sa artist, minsan umaabot siya ng 12,000 lines para makabuo ng isang malaking picture. Astig! Literal na family tree naman itong art na to. Nasa ilalim ng puno sina nanay at tatay, sina ate at bunso. Gawa sa kutsara. Gawa sa kutsara. Ang ganda! Napaligo naman ako bigla dito sa mga colorful, coral-inspired sculpture na to. It was so enchanting. Sabi ng artist, nung nahinto siya sa pag-aaral, 5 taon siyang nagtrabaho bilang mangingisda. Kaya ang dagat ang inspirasyon niya sa kanyang mga obra. Ganito kadetalyado yung mga gawa niya. Amazing! Shhh! Dahan-dahan lang tayo. Baka magising natin yung mahimbing na natutulog. Speaking of natutulog, para akong hinihili ng mga painting na to. Namimiss ko tuloy maging baby na karga-karga lang. Para naman akong na-transport sa cartoon world when I saw this cute little girl named Lulu. Siya ang central character sa mga sculpture and painting sa section na to. Iba't iba ang kulay ng buhok ni Lulu, pati ng mga damit. Inspired by ukay-ukay and Tokyo fashion. Parang I want to be her friend na. Ilan lang to sa mga paboritong artworks na nadaanan ko, pero marami pang magaganda at amazing masterpiece sa exhibit. Kaya ngayong Museums and Galleries Month, mas pakita sana natin ang kahalagahan ng likhang Pinoy sa larangan ng sining. Here's a list of museums you can visit for free in October. Kita-kits tayo!